Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. Ang tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain ninyong nang isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal? Lumuwa sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Chani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman, at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Marahil ay mga pinadala ni Anibal pagkatapos ng labanan sa Kan. Bukod dyan, may dala rin akong mahahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitan Atika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alteres, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Kabesang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili na lahat ang mga alahas ng aking anak, at ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon, makailang isara at ibukas. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Kabesang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100? 500 piso. Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguhi sa aking anak. Babalik ako bago dumiling. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito.
At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap. Ano ba ang maitataya namin? Ang general ay makatataya ng anumang maibigan. Ngunit kami mga pari. Ah, kayo ni Padre Irene ay magbabayad ng pagkakawang gawa, panalangin at kabaitan.